Dahil sa pagmamahal ni Rebecca sa binatang tumulong sa kanya, naibigay niya ng buong puso ang sarili. Di niya naisip ang magiging consequences ng kanyang ginawa. Kahit sobrang sakit na ang kanyang nararamdaman, pinilit niyang itago yon alang-alang sa lalaking ama ng kanyang anak. Isang pagkakamali ang nangyari sa pagitan ni Rebecca at Paolo at kanilang nabuo si Paula. Dahil sa tinakda na siya sa iba pero nang pinapili siya ay maling desisyon na nagawa niya. Tinalikuran niya mag-ina niya para sa babaeng mahal niya. Darating na kaya ang panahon ang totoo naman niyang pamilya ang piliin niya? Narito po ang ating unang kabanata. Paolo, buntis ako? Nauutal kong sambit at medyo nanginginig pa ang boses ko. Napatigil si Paolo sa ginagawa niya at nakaawang ang mga labing tilingnan ako. Di makapaniwala, naangamba ang emosyon na kaguhit sa kanyang mukha. Naangamba kasi ikakasal na siya sa fiancé niya, sa babaeng una niyang minahal at matagal na silang magkasintahan bago pa man ako dumating sa buhay nila. Alam ko ang mali ang mga ginagawa namin. Alam ko mangyayari itong kinatatakutan ko at nangyari na nga. Buntis ako. Buntis at di alam ko ano ang gagawin ko at kung ano ba ang desisyon na gagawin ni Paolo. Para sa akin at para sa magiging anak namin. It can't be. Mariin at malamig na wika niya. Napayoko ako at mahigpit na pinagsiklop ang mga daliri ko at parang mabibingi ako sa lakas ng tibok ng puso ko. May mga negatibong nabubuo sa utak ko. Negatibo na alam kong sa huli masasaktan ako. Sa sinabi pa lang niya, tila pinapiriras na nito ang puso ko. Sa mga mata pa lamang niya, alam ko ng kasagutan pero wala naman akong magagawa. Kung ano mang pipiliin niya, tanggap ko. Kung ano man magiging desisyon niya, tanggap ko. Tatagapin ko pa rin at pinaghandaan ko na to. Pinaghandaan ko na ang bagay na to. Paano nangyari yon? Bakit ka? Di niya natapos ang sasabihin niya at padabog na tumayo siya. Shit! This is insane! Malutong namuran niya at nagawa pa niyang sabunutan ng kanyang buhok dahil sa sobrang frustrated. Sorry! Naiyak na saad ko at naguunahang maglandas ang luha ko sa aking pisngi. Bumigat ang aking dibdib at unti-unti ring gumuguhit ang kirot sa aking dibdib. Alam mo kung ano tayo? Alam mo kung ano meron tayo, Rebecca? Alam mong wala tayong commitment sa isa't isa? Walang emosyong sambit niya. Mas lalo ako nasasaktan sa mga katagang binigkas niya. Bakit nga ba ginawa namin ang bagay na yon? Kahit pareho kaming aware sa magiging consequences nito. Bakit nga ba hiniyaan niyang angkinin ako gayong alam niyang may girlfriend siya? Bakit di ko siya pinigilan para sa bagay na yon? Dahil pareho namin nagustuhan na nangyari sa amin, pero siguro parehon kaming nadala na sinasabing tawag ng laman? Nagpadala sa init ng katawan. Alam ko. Nautal kong sambit at bayulente akong napanunok. Sunod-sunod ang pag-agos sa mga luha ko at naramdaman ko. Tumabi siya ng upo sa akin at ramdam ko rin ang mga mata niya nakatitig sa akin. Narinig ko ang kanyang pagbuntong hininga. Ayokong tingnan siya dahil natatakot ako. Natatakot ako dahil makamasaktan lang ako sa mababasa ko sa mga mata niya. Kahit sa mga oras ito, nasasaktan na nga ako. I'm sorry. Hinging paumanhin niya sa akin na labis kinabasag ng aking puso. 7 letra, 2 salita. Itong katigang libo-libo ang kahulugan. Simpleng salita lang at tuloy na durog ang puso kong sugatan na matagal lang may sugat. Ayoko mabiging pagbait sa iyo, Paolo. Hindi ko intensyon maging obligasyon ka namin ng anak ko, patawad. Pero Paolo, alam mong hindi ko kayang buhayin ng batang na sinapupunan ko. Alam mo kung ano ko. Wala akong pinag-aralan at wala akong trabaho, kaya ikaw lang makakatulong sa amin. Malungkot na sabi ko. Sa puntong to, sinilubong ko na ang mga mata niya na halo-halong emosyon na nakaguhit. Nangingibabaw ang awa. Anak ko. Anak ko rin ang batang dinadala mo, Rebecca. Huwag kang mag-alala. Pananagutan kita. Pananagutan kita pero sa ibang paraan. Kinabukasan, pumunta kami sa ospital para matignan ang kalusugan namin ng aking anak. Sinamahan niya ako, todo alalay siya sa akin. Kahit ganong gesture niya lamang, tila iniingatan niya ako na ako kontento ko at masaya na. Ang tinutukoy niyang pananagutan ako pero sa ibang paraan, nabibigyan niya ng sustento ang anak namin. Kahit walang kasal na magaganap, pananagutan niya ako at siyang bahala sa mga gagastusin ko. Wala sa bahay at panganak ko. Magbibigay siya sa amin ng allowance kada buwan pero mananatili kaming lihim sa kanyang pamilya. Kami ay itatago niya. Natatakot din siyang malaman ang tungkol sa amin dahil ang kasal nila ng fiancé niya ang matutuloy. Ayos lang sa akin kahit masakit dahil alam ko, inibig ko na si Paolo, pinili ko ang kanyang desisyon. Ang mahalaga sa akin ang sustento niya sa anak namin dahil kung wala siya, kung di ko sinabi sa kanyang buldes ako at tatakas na lamang sa takot, di ko kayang buhayin ang aking anak.
Wala na akong mga magulang dahil kamamatay lang ng mga ito at si Paolo ang kumupkop sa akin. Binigyan niya ako ng tahanan, kaya kung tutuusin malaki nga ang utang na loob ko sa kanya. Kaya nung gabing lasing siya at may nangyari sa amin, pero naulit ang mga kaganapang yun na walang alak ang yumakap sa kanya. Nakalimutan namin ang realidad. Ang mas inisip namin ng gabing yun ay parehong maabot ang langit. Kahit isang kasalanan ang ginawa namin. Nang malaman ni Paolo ang pagbubuntis ko, nagpaset agad siya ng schedule para sa check-up namin ng anak ko at sa doktor na kilala niya at pinagkakatiwalaan niya. Ikaw talaga, Paolo eh. Mas bata yata sa iyong misis mo. Puna ng babaeng doktor. Dahil sa kanyang sinabi, hindi ko maiwasang magkulay kamati sa magkabilang pisngi. Misis, ano kayang pakiramdam kung tinatawag na yun sa akin ni Paolo? Pero hanggang pantasya na lang ako dahil hindi mangyayari yun. Napaka-imposible at hanggat pangarap lamang din. Sa iba niyan lang masasambit ang katagang yon at hindi sa akin. Malungkot man ako pero pinilit kong maging masaya. Dito ka umiga, misis. Ang malambing na sabi ng doktor at ninitian siya. Mabilis akong gumante ng ngiti. Inalalayan ako ni Paolo makahiga sa hospital bed at inayos niya ang pagkakahiga ko. Naramdaman ko ang paglagay ng malamig na likido sa bandang puson at tiyan ko. Maya-maya lang may tinuro na sa amin ng doktor at nang makita ang maliit na guhit na yun, naging emosyonal ako. Hindi ko lang siya nararamdaman ngayon dahil nakikita ko na rin siya, kahit di pa man siya na malinaw at buong buo. Napangiti akong may mga luha sa aking pisngi. Oh, 8 weeks na ang bata. Malalaman natin ang gender niya next month. Congrats, mommy and daddy. Nakita ko naman naging reaksyon ni Paolo. Katulad ko, nakita ko rin ang pangilid ng luha niya at mukhang masaya naman siya. Thank you, sabi niya at kinuha ang kamay ko. Inalikan niya ang likod ng palad ko. Salamat din po, doktora. Ililista ko rito ang mga bagay na hindi dapat ginagawa ni mommy at mga pagkaing dapat niyang kainin at bawal, tsaka ang vitamins niya rin. Nakangiting pahayag sa amin ng doktor. Muli kong tinignan ang ultrasound at napahawa ko sa tiyan ko. Ang baby ko, nakangiting sambit ko. Kakaiba pala ang saya kung malalaman mong magiging ina ka na at may matatawag ka na ring anak. Sobrang saya na kay hirap din na ipaliwanag. Pero sa mga sumunod na araw, hindi natuloy ang pag-aalaga sa akin ni Paolo dahil naraman na ring buntis ang fiancé niya. Mas nabigyan niya ng atensyon ng babaeng mahal niya at dun pa lamang, naramdaman ko rin na isang unwanted family lamang kami ng anak ko. Ako si Rebecca. Nabuntis na lalaking pag-aari na ng iba, pero hindi ko pinagsisihin ang nangyari sa amin dahil dumating sa akin ang anak ko. Siya ang pinagkukunan ko ng lakas ng loob, ang nag-iisa kong anak. Kinabukasan, maaga ako nagising at naghanda ako agad ng sarili ko. O mas tamang sabihin, hindi ako nakatulog dahil sa walang tigil kong pag-iyak kagabi. Aksidente ko lang nalaman ang tungkol kay Paolo at sa fiancé niya na ngayong araw na to na sila ikakasal. Sobrang bigat sa dibdib nang malaman ko yon. Tila sinaksak ako ng kutsilo sa puso ko. Mahal ko nga talaga si Paolo kaya nasasaktan ako. Nasasaktan ako dahil ikakasal na siya sa babaeng mahal niya at hindi ako yon. Never na magiging ako ang babaeng makakasama niya hanggang sa pagtanda niya at maging sa habang buhay at napakalabo talaga na mangyari ang bagay na yon. Suntok sa buwan. Baka kung hihilingin pa niya na kung muli siyang mabubuhay sa mundo, pipiliin pa rin niya si Ami sa kanyang buhay, na ito lang ang mamahalin niya, kahit ilang beses man siyang ipanganak sa mundong to o maging sa kabilang buhay. Di ko nga rin alam kung kailan at paano nga ba talaga ako nahulog kay Paolo, kung bakit siyang tinitibok ng puso ko gayong may mahal na siyang iba, kayo may nag-aari na ng puso niya at nakatakda na silang ikasal? Ako lang to ang naging hadlang sa kanila kaya pinili pa rin niya ang lilihim ako. Ang tungkol sa pagbubuntis ko sa kanyang anak, isa lang siguro naging maganda sa buhay ko. Ang magkaroon ng sariling anak na siya mismo ang ama. Alam ko ang isa sa katangahan ang gagawin ko ngayon dahil hindi ko rin alam kung saan ako nakuha ng lakas ng loob para pumunta sa kanyang kasal. Kahit alam kong hindi pwede. Nalaman ko na sa Manila Cathedral gaganapin ang kanilang kasal at sa malaking hotel na Manila magtutungo ang lahat ng kanilang mga bisita pagkatapos ng wedding ceremony. Simpleng white floral dress lang ang suot ko at flat sandals. Hiniyaan kong nakalugay ang alon-alon kong buhok na hanggang bewang ang haba nito. Parang ako ikakasal sa sobrang paghahandang ginawa ko. Di ako naglagay ng kolorete sa mukha. Natural na mapula ang labi ko at para na rin ako naglagay ng eyeliner ng kilay dahil sa kakapalan nito at itim na itim kong mga mata.
Namumula din ang aking pisngi at kahit di ako maglagay ng blush on sa pisngi. Ilang linggo lang hindi tumatawag si Paolo sa akin para kamustahin ang lagay namin ng kanyang anak, na kung dati madalas naman niyang ginagawa. Una pa lang nagtataka na rin ako kung ba't di siya tumatawag. Yun pala, naghahanda na siya para sa kasal niya. Noong nakaraan kasi ay naulinigan ko ang pag-uusap ng dalawang kasambahay na aking kasakasama sa mga oras na to. Sakto pababa ako mula sa hagdanan na marinig ko nga nag-uusap sila. Lola, Lorda, di ka ba nagtataka kung ba't madalang tumawag sa telepono sa Sir Paolo at bumisita man lang? Tanong ng isang pinagkakatiwalaan ng kasambahay ni Paolo. Kasalukuyan silang naglilinis sa sala at nakuha pa rin lang magkwentuhan. Wala naman yun kaso sa akin, kaya ko rin naman ang mga trabaho nila, pero napagsabihan din ako ni Paolo na dapat nagpapahinga ako, di masyado magalaw sa mansyon dahil buntis ako. Ayaw niya lang daw mahirapan kami ng anak namin kaya kumuha siya ng dalawang kasambahay na pinagkakatiwalaan niya ng lubos. Kaya di magiging problema sa kanyang tungkol sa amin. Ang pagtatago niya sa akin nagdadalang tao. Nagtataka rin naman ako, Bet. Lalo pa nag-aaral ako kay Ma'am Rebecca. Halos bantay ng telepono sa loob ng kwarto niya dahil sa paghihintay ng tawag ni Sir Paolo. Pero hanggang ngayon wala pa, Ami. Siya ang fiancé ni Paolo. Sumikto ang aking puso at napahawak ako sa aking dibdib. Nagtaas baba ang aking paghinga dahil sa unti-unti kong naramdaman ang paninikip nito. Posibleng tama yun. Totoo nga ang balitang yun? O baka arranged marriage lang yan? Alam mo naman ang mga mayaman eh, madalas ganyan. Totoong ikakasal na si Sir Paolo dahil may mga larawan pa sila kasama ang bride niya. Di ko nakikitaan na namang emosyon, yung tila pinipilit siya dahil nakangiti naman siya. Baka sa mukha niyang kasiyahan. Marahil, mahal talaga ni Sir Paolo ang babae. Pero si Ma'am Rebecca, feeling ko masasaktan ng ating mabait na amo. Posible yan. Kaya pala masyadong abala si Sir Paolo nitong mga nakarang araw. Kinakabahan pa rin ako para kay Ma'am Rebecca. Ano na ang kanyang gagawin? Sana man lang sinabi niya. Pakiramdam ko eh. Umalis na ako sa lugar na yon bago ko pa marinig ang iba pa nilang pinag-uusapan. Muli akong pumanhik sa aking silid at nahahapong napaupo sa paanan ng kama. Nainit ang sulok ng mga mata ko at may luha agad na nagbabadsa. Kagatlabing pinapakalma kong aking sarili hanggang sa tuluyan na akong lumuluha ng walang ingay. Tahimik lang aking pag-iyak sa takot na baka may makarinig sa akin. Kaya naman pala, wala na siyang paramdam sa akin, sa amin ng anak namin. Dahil matagal na siya sa babaeng mahal niya. Saan po kayo pupunta, Ma'am Rebecca? Tanong sa akin ni Lorda at tumarang pa siya sa dinaraanan ko. Napahinto rin si Beth sa kanyang ginagawa at binigyan ako ng pansin. Nababagot na ako sa mansyon. Gusto ko magpahangin sa labas. Nakangiting sagot ko pero mukhang hindi siya mabibili sa kasinungalingan lang dahil dumako ang nanuri niyang mga mata sa suot kong damit ngayon. Pwede po bang samahan ko na lang kayo, ma'am? Pagpapresenta ni Beth at lumapit na siya sa aming pwesto ni Lorda. Umiling ako. Ayos lang naman na mag-isa ako. Maiwan na lamang kayo dito at magpahinga? Sandali lamang akong mawawala at huwag na kayo mag-alala sa akin, ani ko. Nasa mukha nila ang hindi sang-ayon sa sinabi ko, pero dahil nirespeto nila yon, wala sa sariling, tumango na lamang sila. Bit-bit ang aking maliit na shoulder bag ay tinula ko ang sarili ko palabas. Sumakay ako ng taxi at alam ko, malayo sa lugar na to ang pupuntahan ko. May perang iniwan para sa amin ni Paolo, kaya't yun ang dala ko. Sa katunayan nga, nasa akin din ang isang black card niya na hindi ko rin masyadong nagagamit. Maliban na lang sa pamimili ko ng mga gamit para sa baby ko. Ilan lang din ang mga gamit ko na kung hindi si Paolo ang bumili noon ay wala akong balak pumili nung nasa mall kami. Ayoko nasayangin ang pera niya. Halos isang oras din ang biyahe namin at nanakit ang aking balakang at sa pangupo sa tagal ng biyahe namin. Nagbayad ako kay manong taxi driver at di na ako nag-abala pang kunin ang sukli ko. Alam ko masyado mahirap ang kanyang trabaho kaya hinayaan ko na rin. Mapait akong umiti nung makita ko ang simbahan at punong-puno ng dekorasyon sa labas. Nagdago ko upang di ako makita. Kahit di naman kailangan dahil wala naman nakakakilala sa akin, maliban si Paolo. Napahawak ako sa baby bump ko nung makita ko na si Paolo. Para kung maiiyak na muli ko siyang masilayan. Behes na behes siya at ang gwapo niyang tignan ngayon. Marinis na nakagupit ang kanyang buhok at may ngiti na nakapaskil sa mga labi niya. Masaya siya.
may isa pang lalaking lumapit sa kanya at pinagpagan pa ang kanyang balikat. Sabay pa silang tumawa at tinumbog na siya ng mga kalalakihan. Siguro mga kaibigan niya yon. Sino sa kanilang crush mo, miss? Napaigtad ako sa gulat nang marinig ko ang boses na isang babae malapit sa aking tenga. Napahawak ako sa dibdib sa sobrang talaga ang gulat ko. Napatingin ako sa babae at halos umawang ang labi ko na makita ko ang mukha niya. Ang ganda niya. Para siyang anghel. I'm Ellie. Ayos ka lang ba? Kanina pa kita napapansin niya, mukha kasing di ka okay. Habang nakatingin ka sa mga lalaking yon, may crush ka ba sa mga gagong yon? Sa ikakasal ba? Sunod-sunod pang tanong niya sa akin. Tipid ng umiti at umiling ako. Maya-may nawala ang atensyon niya sa akin na makita ang paparating na kotse. Siguro yun na ang bride. Wala na rin sa labas si ni Paolo at ang kanyang mga kaibigan. Napako ang mata ko sa magandang babae na nakasuot ng magandang gown. May ngiti rin sa kanyang mga labi. Malamang, masaya rin siya dahil kasal nga nila ngayon. Mahal nila ang isa't isa kaya't sila magpapakasal at buntis din siya katulad ko. Baka magsisimula ng kasal, maiwan na kita, miss? Ani ng babae at tumango na lamang din ako. Napahawak ako sa sinapupunan ko dahil may kirot akong nararamdaman dito. Ayos ka lang ba, anak ko? Nahihirapang tanong ko sa anak ko at dahan-dahan akong dumausdo sa kalsada. Para ako nahihilot, dumidilim na rin ang paningin ko. Habol na habol ko ang paghinga ko dahil tila kakapusin ako hanggat sa hindi ko na nga nakayanan at nawalan na ako ng malay. Pero narinig ko ang boses ng babaeng sumisigaw. Miss! Oh my God! Ano nangyayari sa iyo, Jay? Han! Tulungan mo ko at buhatin mong babae? Nagkamalay ako sa isang puting silid. Ang puting kisa may agad ang sumulubong sa akin at ang pamilyar na amoy ng mga gamot. Binalot ako ng malamig na aircon. Napahawak ako sa ulo ko dahil nararamdaman ko pa rin ngayon ang pagkahilo. Pilit ko namang inaalala ang nangyari sa akin kanina kung bakit nasa ospital na ako. Si Paolo, ang kasal. Tama. Nasa Manila Cathedral ako kanina at nakita ko si Paolo na may ngiti sa labi. Bakas ang kasiyahan sa kanyang mukha. Nakita ko rin ang kanyang mapapangasawa at nandun lang ako bago ko nawalan ng malay tao. Ang anak ko! Natatarantang sambit ko at bumangon ako. Dahil sa pagkabigla, umikot ang aking paningin. Please miss, manatili ka na lang sa hospital bed mo. Huwag mong biglain ang sarili mo. Pigil sa akin ang pamilyar na boses at muli kong nakita ang babae kanina. Nag-aaralang nakatingin siya sa akin. Hindi ko alam kung bakit nag-aalala siya sa akin. Kumalma ka, okay? Sabi niya at tahimik na pinanood ko lamang siya na nagsari ng tubig sa baso at pinigay niya yun sa akin. Malagod ko namang tinanggap yun dahil tila natutuyan ang aking lalamunan. Kamusta ang iyong pakiramdam? Tanong niya sa akin. Tila hinihele ako sa malambing niyang boses. Ang anak ko po? Sa halip yun ang tinanong ko sa kanya. Bahagya pa siyang nagulat. Talaga namang walang ina ang hindi mag-aarala sa ating mga anak. Ayos lang ang baby mo, miss. Siguro nabigla ka lang kanina at may ibang emosyon ako nakikita kanina. Kaya pati baby mo ay nararamdaman nito at naapektuhan siya. Be careful next time ha, iwasan mong ma-stress. Mas mahalaga pa rin ang kalusugan niyong mag-ina. Mahabang saad niya at napatango ako. Pero naalala ko na naman ang kanina. Salamat. Kung di mo siguro ako nakita kanina, baka napahamak ng aking anak. Marahan na saad ko. Inabot niya ang kamay ko at pinisil iyon. Nakikita kong sarili ko sa iyo nang pinagbubuntis ko pa ang panganay namin ng asawa ko. Nakikita ko rin ang lungkot pero matatag kang ina. Kung may problema kang kinakaharap sa mga oras na to, piliin mo maging matatag, miss. Maging matapang ka sa lahat ng bagay. Nalalahanin mo rin may baby na inaasahan ka, sabi niya. Maaari ko bang malaman ang pangalan mo? Tanong niya sa akin kapag kawan. Rebecca. Rebecca ang aking pangalan at maraming salamat, Ellie. Sabi ko at gumiti sa kanya. May pakiramdam ako na hindi pa itong huli nating pagkikita, Rebecca. Tumango ako. Sino palang lalaki kanina na bumuhat sa akin? Ang asawa ko, si Jay. Kaibigan niya ang groom kahit nung nabuhat ka niya sa taxi, pinaalis ko na siya. Hindi siya pwedeng umabsent sa wedding ng best friend niya. Ngayon alam ko na. Kailangan ko na nga talagang umalis dahil nakikita ko ang asawa ng kaibigan ni Paolo. Utang ko sa kanya ang buhay namin mag-ina, kaya lubos ako nagpapasalamat sa kanya. Pero kailangan ko na talagang umalis. Baka malaman pa to ni Paolo at ayoko magalit siya sa akin.
Si Ellie ang nagbayad ng bills ko sa ospital kahit sinabi ko naman na may pera ako para doon. Pero nagkusa siya. Bumalik ako sa mansyon na halos palubog ng araw kaya nasa gate pa lang ako'y sumalubong na sa akin ng dalawa. Napangiti ako na makita mo kanilang dalawang nag-aalala. Bumili rin ako ng prutas para kahit papano wala silang paghinalaan kung saan ba talaga ako nagpunta. Ang tagal niyo po sa labas, ma'am. Magkasabay na saad nila. Napasarap yung pagpapahangin ko sa labas eh. Eto mga prutas at kayo nang bahala. Anikot, akala may walang nangyari sa akin kanina na di maganda. Na-ospital ako dahil sa katangahan ko. Gusto ko lang makita si Paolo. Ayoko na maulit ang nangyari sa akin kanina, kaya todo ingat na ingat din ako. Nawala rin sa akin ang paghihintay sa tawag ni Paolo, pero di ko inaasahang siya pang kusang dumalaw sa amin. Tatlong buwan na rin nakakaraan ang kinasal siya kay Ami. Kabawalan ko na rin. Ang dami niyang na-miss ng mga araw. Hindi ka ba nahihirapan ang ating anak, Rebecca? Nakangiting tanong niya sa akin. Kung ibang tao lang makakakita sa amin, baka pagkama lang kami mag-asawa. Nasasala kami at magkatabing nakaupo habang nakaakbay siya sa akin. Nasa malaking umbok ng tiyan ko ang kanang palad niya. Maraang humahaplos yon. Ayos naman, mabait ang baby natin. Nakangiting sagot ko pero naglaho yon na makita ko ang kamay niya. Sa kanyang palasing singan, uminit ang mata ko para may luhang nais kumawala doon. Kumirot na matindi ang puso ko. Kung malalaman to ng asawa niya, alam kong sasabihin niya na isa akong kabit. At yun naman ang totoo. May asawa na si Paolo kaya't lumalabas na akong kabit. Mabuti naman kung ganon. Malapit na rin natin siyang masalayan. Excited na ako kaya't maghahanda talaga ako para sa panganak mo. Gusto ko ako una makakarinig sa kanyang pag-iyak. Pero di nangyari ang bagay na yon dahil di naman siya dumating. Nasa ibang ospital siya at ang asawa niyang sinamahan niya sa panganak na di ko rin akalaing sabay pa kaming manganak ni Ami. Kaya nung sinilang kong aking anak, marami na siyang kaagaw. May tumulong luha sa pisngi ko na makita ko ang anak ko. Sobrang liit niya at mamula-mula ang kutis. Halos sumagulgol ako sa sobrang kasiyahan. It's a healthy baby girl. Pinato ng doktora sa aking dibdib ang anak ko. Gamit na nanginginig ko mga kamay, hinawakan ko siya at marang hinagka ng kanyang noo. Maligayang pagdating sa mundo, aking anak. Ano po ang ipapangalan niyo sa baby ninyo, ma'am? Tanong sa akin ng nurse. Pagod na umiti ako sa kanya. Paula. Paula ang pangalan niya? Sagot ko. Isang linggo ko na natili sa ospital kasama ng anak kong si Paula. Sina Lorda at Beth ang nag-alaga para sa aming mag-ina. Para nagkaroon nga to ng kapatid at kaibigan sa kanilang mga katauhan. Kaya kahit malungkot ako dahil pinaasa ko ni Paolo na waglit yun sa aking isipan dahil sa kanilang dalawa. Nasa kwarta kami mag-ina habang pinapasuso ko ang anak ko, hinahaplos ang pisngi niya. Sobrang ganda mo, anak ko. Napakaganda. Malambing na sabi ko at may pag-iingat, hinalikan ko ang noon niya. Sa araw na yon, di ko inaasahan ang pagdating ni Paolo kaya't nagulat ako. Sa ganong posisyon niya rin kami naabutan at ang nakita ko lang ang mga luha niya habang nakatingin sa aming anak. Siya! Oh God! Maingat na sumampa siya sa kama at humiga sa tabi ni Paula. I'm sorry kung ngayon lang si Daddy anak ko. I'm so sorry baby. Puno ng pagsisisi ang kanyang boses at umaalog ng husto ang balikat. Paulit-ulit hinilikan ng pisngi at noon ang aming anak. Inayos kong sarili at bumangon na rin. Pwede ko bang hawakan siya? Tanong niya. Oo naman. Sabi ko at ako mismo nagbigay sa aming anak sa kanyang bisig at mas umiyak lamang siya. Masaya na ako. Masaya na akong makita ang mahal na mahal na rin ang anak namin. Kahit palaging second priority niya lamang kami. O baka ang aming anak lang iniisip niya at hindi ako kasama doon. You are so beautiful, baby. I love you. I love you so much and I'm sorry if I failed you, anak ko. Babawi si Daddy sa'yo. Babawi ako sa'yo. Biglay natigilan siya at tinignan ako. Ikaw, ayos ka lamang ba? Hindi ka ba nahirapan? Sunod-sunod pa ang tanong niya. Umiling ako at nabigla ako nang hapitin niya ang bewang ko papalapit sa kanya. Naramdaman ko ang malambot na mga labi niya sa noo ko. I am so proud of you, Rebecca. Anong pangalan ng anak natin? Tanong niya at sa isang iglap lamang pinanghawak niya sa anak namin. Paula. Paula ang kanyang pangalan? Sagot ko at napasinghap siya. May mga luha na namang bumuhos. Salamat. Salamat, Rebecca. Pinasaya mo ko. Na ngayon lang dahil alam kong mas masaya ka sa piling na mag-ina mo.
Gumawa ng baby sound si Paula kaya't napangiti ang daddy niya. She's very beautiful just like her mom. Tila proud na sabi niya at mabilis nag-init ang magkabilang pisngi ko. Di ko inasang sasabihin niya yon na walang pag-aalinlangan. Sana nga kami na lang totoo mong pamilya. Totoong pamilya naman kami pero may kahati pa. O baka kami itong nanghahati at umaagaw na atensyon sa kanyang pamilya. Paula, ang ganda ng pangalan mo anak ko. Parehong birthday niyo ni Zion. Baka mas unahin mo mag-celebrate kasamang anak mo kay Amy kaysa anak natin, Paulo. Katulad ko, alam ko aasa rin sa iyong anak natin. Baka maramdaman niya rin itong nararamdaman ko ngayon. Ayoko masaktan ng anak ko pero wala akong magagawa. Dahil mas importante nga siyang mag-ina mo kaysa sa amin. Dalawa na kaming hadlang sa buhay mo. Totoong tinapad nga ni Paulo ang sinabing babawi siya sa aming anak dahil nanatili siyang isang linggo sa mansyon namin. Halos hindi niya bitawan pa si Paula. Napapangiti ako pero nagtataka rin kung bakit o kung ano nang ginagawa na mag-ina niya ngayon. May alam kaya ang asawa niya kung nasan siya sa mga oras na to? Dahil natitiyak kong wala pang alam ang asawa niya tungkol sa amin. Naratiling dihim kaming dalawa. Ayos ka siguro, yon para sa kaligtasan namin mag-ina. Babalik si Daddy Baby, hintayin mo ako. Sabi niya at di ko alam kung ba't may lungkot ako nakikita roon. Dapat maging masaya siya dahil uuwi na siya sa pamilya niya. I am gonna miss you, Paula. Sabi niya at maging ako'y hinalikan niya rin sa noo bago siya umalis. Ganong eksena ang lagi nangyayari sa amin sa mga nakalipas na buwan at nakontento na ako. Kay bilis lumipas sa mga panahon, pumapatak pa lang ang panibagong araw. Agad nang lumubog ito at natatapos ang oras. Panibagong pag-asa din. Mag-iisang taon na ang anak kong si Paula. Ngayong January 23 ay ang first birthday niya. Ngayong araw din ang kaarawan ng anak nila Paulo at Amy. Sa anak nilang nagngangalang Zion. Base pa lang sa pangalan ay alam kong lalaki. Ang pangalan niyang anak na lalaki na magdadala sa kanyang pangalan. Walang paramdam si Paulo mula pa kahapon at wala siya nabanggit tungkol sa birthday ng anak namin. Kaya't inaasahan kong di siya makakapunta pa. Maintindihan naman siya ng aming anak dahil wala pa tong kamalay-malay. Hahanapin nga lang siya nito dahil nakikita kong close silang mag-ama habang nandito siya. Alam ko na malaking selebrasyon na magaganap sa pamilya nila dahil sa first birthday ng panganay nilang apo. Simpleng handaan lang din dito sa mansyon. Sina Beth at Lord ang naghanda. Maaga pa lang inayusan ko na si Paula. White baby gown ang suot niya ngayon at may malaking ribbon sa ulo niya. Mabait na bata siya kahit hindi siya nag-abalang tanggalin yon sa kanya. Dadalaw muna kami sa puntod ni nanay at babalik din kami dito pagkatapos. Binuhat ko ang anak ko at tumabas na kami sa kwarto. Di pa siya nakakapaglakad ng inalalayan kaya mas gusto niyang nasa busy ko lamang siya. Kahit may katabaan ang Paula ko, happy birthday sa maganda naming baby. Bumungis-ngis lamang siya. Ilan na mga katagalang lumalabas sa bibig niya dahil isang taong gulang pa lamang siya pero kaya niya na akong tawaging mama. Di naman sa daddy. Wrap dress na hanggang tuhod ang haba na suot kong dress, kulay maroon. Naka-flat sandals lang ako. Salamat. Sabihin mo, salamat baby. Pagkausap ko sa anak at mabilis tinitigan ako. Ngumiti siya sa akin at nahihirapan man, ginaya niya rin ang sinabi ko. Lamat. Nahihiyang sabi niya at pareho kaming natawa. Malambing na hinalikan ko ang ulo niya. Dadalo lang kami sa lola rest niya. Babalik din kami. Paalam ko sa dalawa. Sige po, mag-ingat kayong dalawa. Magalang na sabi nila. Sumakay kami ng taxi ni Paula at ilang minuto lang ay nakarating kami sa patutunguhan namin. Sa labas ng gate may nagtitinda ng mga bulaklak kaya bumili ako ng isang tangkay ng puting rosas. Di ako nahirapan sa pagdadala nun dahil kusang kinuha ni Paula ang bulaklak. Di naman ako nabahala na baka may tinik iyon at masaktan siya dahil alam kong wala na yun at malinis na malinis. Tirik na tirik ang araw kaya't nagdala ako ng payong para di maarawan si Paula. Baka umiyak sa init ang sikat ng araw. Hawak ko siya sa kanang bisig at kaliwang kamay ko ay ang payong. Di kalayo ang nilakad ko at narating ang puntod ni nanay. Napangiti ako at binaba ang payong sa gilid ko at sa kalamuhod. Pinaupo sa kandungan ng aking anak. Kay Lola Resto, anak ko. Sabi ko kay Paula at tumingala sa akin. Yoya? Tumango ako at hinalikan ang pisngi niya. Matamis na umiti siya sa akin at umalis sa pagkakaupo sa hita ko. Ang maliit niyang braso inabot ang puntod para doon ilapag ang tangkay ng puting rosas. Yoya?